parang kailan lang, bagong player lang sa tech industry ang Realme dito sa Pilipinas. Ngayon, nag-expand na sila ng todo sa iba't iba pang products other than smartphones. Kaya naman ngayon, titignan natin ang first ever laptop ng Realme, ang Realme Book. Huwag kayong mag-alala, hindi ako kakanta. Siguro sa mga nakakapanood sa atin dati, medyo napansin ninyo na medyo iba ng konti yung setup natin ngayon. Meron kasi tayong sinusubukang ibang setup for another project other than Tech Local. Kung interested din kayo dyan, make sure to follow my personal Facebook page at ang mga social media pages ng Tech Local, link down below. Okay, balik na muna tayo sa review. Very similar itong Realme Book sa direct competitor nitong MateBook from Huawei. Kaya medyo asahan nyo na yung MateBook ang magiging madalas nating comparison dito. Kung di nyo pa nakikita, dati na natin kasing nireview ang MateBook D15 2021 dito sa channel. So check nyo rin yan kung interested kayo. Unahin na muna nating pag-usapan yung design. Itong Realme Book is under the category of ultrabook laptops. Aluminum alloy body na lightweight pero very solid ang pakiramdam. Hindi siya yung tipong porket magaang, flimsy na hawakan. Little o halos wala ka talagang body flex na mapapansin. Meron tong dalawang USB-C port sa left side which doubles as the charging port at isang USB-A port plus 3.5mm headphone jack sa right side. So para sa mga left-handed na nagkakabit ng external mouse, sa right side nyo siya ikakabit. Wala rin tayong HDMI port, so for external displays, sa USB-C port with Thunderbolt 4 support tayo magkakabit. This supports up to 2 4K displays and 1 8K display. And for the keyboard, dahil sa 14-inch body, we can expect na wala rin itong numpad. Wide naman ang key spacing at may resistance din naman ang keys, kaya maganda pa rin naman ang typing experience. Wala lang masyadong key travel pero understandable naman sa nipis ng body na to. Backlit rin pala itong keyboard with 2 levels of brightness. For the trackpad naman, we have a considerably large trackpad na smooth ang pakiramdam gamitin. In my personal opinion, mas gusto ko yung feel ng trackpad nitong Realme Book kaysa sa MateBook. Pero still not as good as the MacBook. Isa pa palang similarity na to sa MateBook, yung smart fingerprint power button. Though hindi siya kasing bilis ng MateBook, ang recorded BIOS time naman natin dito sa Realme Book is 8 seconds, na hindi na rin masama. For the display, pwedeng makakuha ng tip ang Huawei dito sa ginawa ng Realme sa kanilang ultra slim bezels. Dahil hindi nila kinailangan isacrifice yung webcam at ilagay sa keyboard, na pagkasya pa rin nilang ilagay yung webcam sa top bezel. Kahit na sobrang nipis na rin ito. At kung display ang nagustuhan ko sa MateBook, very noticeable ang difference ng display quality nitong Realme Book with a 2K resolution. Good for color grading and video editing, pero para sa akin, nag-excel talaga tong display na to for productivity apps and browsing. Dahil sa 3x2 aspect ratio nito. Sa mga hindi nakakaalam, 16x9 at 16x10 kasi ang common na ginagamit na aspect ratio sa mga laptops at display panels natin. At yung mga luma naman nating laptops na square pa yung display, 4x3 ang aspect ratio nun. Dito sa 3x2, halos square na siya tignan, pero wide pa rin at medyo mas mataas lang siya ng konti. Giving us more screen real estate vertically. Though ang slight weakness nito is for video playback at sa mga games. Dahil mas magiging makapal yung black borders sa taas at sa baba nito. Ito nga palang Realme Book is also powered by an Intel Core i5 at Intel Core i3 processor na identical sa MateBook. So in-expect natin na magiging similar o same ang performance nito. Sinubukan na rin natin mag-games at hindi naman tayo nagkaroon ng problema sa mga games katulad na lang nitong Valorant. Actually, medyo minaliit ko to at hindi ko kasi in-expect na kaya nitong mag-run at full 2K resolution. Ang nakakagulat, hindi lang niya kinayang mag-run at full 2K resolution, kundi nagawa niya to at max settings. Though napansin ko hindi nga lang siya sobrang smooth, pero pwede naman natin i-adjust yan kung gusto natin talaga ng mas fluid na experience. For more casual games naman, katulad na lang nitong Yooka-Laylee, hindi rin tayo nagkaroon ng problema at kinaya rin niyang i-run at full 2K resolution at the highest settings. So kung pang casual gaming lang, pwedeng-pwede mo rin niyang gawin dito. Interestingly, hindi masyadong uminit itong Realme Book kahit nag-games tayo. According sa ating temp monitor, hovering around 60 to 66 degrees lang tayo habang nag-games. Which is a bit impressive since sobrang nipis nitong body na to. Napansin ko rin cooler ang operating temperatures natin dito kumpara sa MateBook. Medyo mas maingay lang siya ng konti. Also,
Medyo unusual para sa laptops, pero wala siyang naka-install na bloatwares o kahit anong pre-installed antivirus na makakapagbabagal sa system. Wala, as in, Windows 10 lang yung naka-install. At according sa Realme, meron din silang rollout plan for Windows 11. So, good sign yun. Ibig sabihin, meron tayong ina-expect na support sa software side. Makakatanggap siguro tayo ng mga bug fixes, driver updates, tsaka mga security patches. Dumating nga pala sa akin tong unit ng walang factory charge, na medyo common naman yun sa mga laptops. Pero nagulat ako na sandali ko lang siya iniwan, fully charged na agad. 65 watts kasi ang charging nitong Realme Book. Kaya naman medyo may kabilisan talaga. At for battery life, I was able to use it for 6 to 7 hours straight, which is decent na rin considering na naglaro at nag-video edit tayo dito. Okay, punta na tayo sa comments natin dito sa Realme Book. For a first laptop, medyo impressive na ang ganda ng quality niya at nag-excel siya in a lot of categories. Nandyan yung 2K display, large trackpad, good build quality, capable performance at fast charging, at webcam na hindi nakatutok sa butas ng ilong mo. So masasabi kong magandang contender rin talaga siya sa ultrabook category. Bago ko nga pala makalimutan, itong Realme Book is priced at 36,990 pesos para sa i3 variant at 47,999 for the i5 variant. So yun guys, hanggang dito na lang muna tayo sa review natin ng Realme Book. Pero bago tayo matapos, gusto ko muna kayong i-invite na mag-like at subscribe dito sa channel para naman medyo close na tayo at updated na tayo lagi sa isa't isa. Thank you guys for watching and I'll see you on the next video.